Hello, hello! Welcome back ulit sa ating channel, mga madiskarteng dumidiskarte ng pagkakadiskarte yan dyan. Mga madiskarteng taong bahay dyan. Alright, in today's video po, ang gagawin po natin is magpa-prep ng nails. Kasi meron pong nag-comment sa atin na paano po daw piniprepare yung nails yon bago malagyan ng nail extensions. Yung pink na nilagay ko, yun po yun ang cuticle remover. Ayun, so... Tapos, nakikita nyo po kung paano ko siya ginagamit yung pusher doon lang po sa may cuticle part. Hindi po ako nagkikiskis sa buong kuko. Yun. So, sa may cuticle part lang, tapos gently push lang yung cuticle pataas. Huwag masyadong madiin. Para yung cuticle mo ay mapush syempre sa taas. Paulit-ulit ba tayo? Anyway, so yun po yung ginagawa ko dito sa part na to. Tapos, syempre, brush off. Kasi matatanggal yung nasa ibabaw na part ng, ano, yung kiniskis mo dun sa may taas na part. So, huwag masyadong idiin yung pagkikiskis, ha? Kasi kawawa yung kuko. Kapag, lalo na pag may mga client kang manipis na yung kuko. Tapos, ito, yung pagtanggal ng cuticle dyan sa may side na yan. Tapos, kasi ako masyadong nagka-cut ng nail dyan sa may gilid. So, yan lang yung ginagawa ko. Yung parang, tawag dito, dead skin dyan sa taas, tapos sa may gilid. Kasi may mga clients kagaya nitong client na to, na lagi siyang nagpapalinis ng kuko. So, makikita mo makapal yung tawag dito, yung dead skin niya sa may gilid ng nails niya. Tapos, pati yung cuticles niya, makapal. Yun. Kasi may mga clients tayong manipis lang. So, pakiramdaman nyo kasi baka masugatan nyo yung client nyo. Okay? So, sawa naman ng Diyos. Hindi pa naman ako nakasugad ng client. So, makikita nyo kung ano yung lilinisin nyo pagkatapos nyo i-push yung cuticle pataas. Pero, yun. Dahan-dahan lang, konti-konti lang sa pagtanggal ng cuticle tsaka dead skin dyan sa may gilid. Yun. So, importante, pakiramdaman mo yung client mo. Yung kuko pala ng client mo. Okay, tingnan ng maigi, tingnan ng maayos. Huwag manggigil sa pagtanggal ng cuticle kasi malaki yung chance na makasugat ka niyan pag nanggigil ka. Okay. Pwede mong pakiramdaman yung may side ng fingers, yung kukuhanan mo ng dead skin. Pwede mong i-touch dyan, syempre, sa mga daliri mo din. Pakiramdaman mo kung may mga makakapal na dead skin. Yun. So, dito sa part na to, nilagyan ulit ng cuticle remover. Ayun. So, may mga cuticle remover naman na hindi pink. May ibang kulay. Nasa sa inyo yan. Kaya lang ako gusto ko kasi itong pink para magkaroon ng konting kulay yung kamay pagkatapos. Hindi kasi ako gumagamit ng ano, yung mertay ulit, ganon. So, ayan. So, nakikita niyo yung method na to. Parang nililinis ko lang siya gamit yung isang klaseng pusher, parang pinupush lang yung dun sa may nilinisan na natin para masigurado mong wala talagang magiging ano dyan. Sagabal, syempre, sa paglagay mo na ng nail extension. Kasi syempre, sasagad natin yan sa may cuticle banda. So, tapos, paglagay mo ng cuticle remover na yan, may makikita ka na naman ulit na mga dead skin na lalabas na pakonti-konti, ganyan. So,
Baka akala mo kasi malinis na yung unang stage na yung ginawa mo kanina. May makikita ka ulit paglagay mo ng cuticle remover. Ganun talaga yung power ng cuticle remover. So, akala mo malinis na yung ginawa mo nung una. May mga lalabas na mga konti-konting mga dead skin, ganyan. So, linisan mo lang kasi, di ba nga, pinush mo siya ng konti. Linis mo siya mo ng konti gamit yung isang pusher. So, may aangat na mga particles na kailangan mo din siyang linisin yon. So, ayan. So, sa pangalawang beses na yan, enough na yan, tama na yan. Hindi naman na masyadong kailangan talagang sobrang-sobrang linis talaga. Makamasugatan mo yung, di ba nga, bawal manggigil. So, itong part na to, nagbabuff tayo ng kuko. Huwag yung matigas na, yung file. Yung buff, iba yung buffer eh. Iba yung pagbabuff. So, para hindi makasugat sa client mo. Hindi masakit sa kanila yung kuko. Ganun. So, iba siya yung foamy-ish. Parang foam siya. Ganun. So, yan. Magda-dust off ka lang. Tapos, kasi lalagyan natin ng nail extensions. Tapos, yung gagamitin kasi natin dito sa client na to ay nail forms. Yung papel na inilalagay sa ilalim ng kuko, hindi yung dual form. So, importante na i-shape mo siya ng parang pa-round dyan sa may gilid. Kasi, malaking tulong yan. Kapag kasi naka-square yan, tapos nilagyan mo ng gel, baka sumabay yung sa may dulo ng free edge, sumabay yung forma ng extension. So, dapat naka-round yan para paglagay mo ng nail form, maari siyang maibaliko dun sa baba. Basta maintindihan mo yan kapag ginamit mo na yung nail form. At gagawa din tayo ng video tungkol dyan lang sa pagkabit ng nail form at ang kadahilanan ang pag-shape ng kuko ganun. So, maintindihan nyo yan. Okay, gagawa tayo ng video. Tapos yan, nag-apply tayo ng primer at anuhin mo siya. Yung parang ipa-dry mo siya ng konti, kahit mga ilang seconds lang bago ka maglagay ng base coat. Ayan. So, pagkatapos ng base coat, yung drill, ilalagay siya sa lamp, sa UV light. Yun. Kahit 30 seconds lang, pwede na yan pag base coat. So, thank you so much for watching everyone. I hope natulungan kayo sa video nito at kung natulungan man kayo, please din po, tumulong kayo sa iba. Huwag po tayo mag-ilahan pababa. Maraming salamat po sa panunood. Thank you so much and I hope to see you again soon. See you!